Yun, no. Guys, welcome back to my channel, Kalimi Online. Yung mga bago lang po sa ating channel, guys, huwag po ninyong kalilimutang mag-subscribe, syempre, at i-on yung notification bell para palagi kayong updated kapag meron tayong bagong mga content ng mga review sa coins. Ayan, at syempre, mag-join po kayo sa ating membership. And so, pwesto lang ulit ako, guys, no? Ayan. Ang magiging ayan, wait lang. So, okay guys, to inaayos ko lang yung pesto ko para makapagsalita tayo ng maayos. Ang ating barya ngayon, year, kita nyo ba? Ayan guys, year 2000 na BSP series coin by Metallic. Nagkaroon din at, no? Nagkaroon din ako sa wakas, guys, ng year 2001. Nag-iisa pa lang ito, no, sa kasalukuyan. Alam nyo, sabi nga sa kasabihan, kapag hinahanap, hindi mo makita. Huwag mong hanapin at kusang dumarating. Tama nga yan, guys. No, isang araw, umalis kami, no. Ayan. Tapos, naiabot lang sa akin ang bayaw ko. Sabi niya, kuya, year 2000, no. Aba, pagtingin ko, sabi ko, ayos. Binigay niya sa akin, guys. So, bigla ako nagkaroon ito ng year 2001, no? At tinignan ko sa n.mista.com, itong ating hawak ay masasabi kong rare na, no? Bakit ko nasabi yan, guys, no? Ayan, siyempre ayan, ganda, di ba? Tapusin po ninyo yung video para malaman ninyo kung bakit ko nasabi nga rare itong year 2000 na ito, bukod sa, di ba, alam naman natin na ang year 2000, no, ay semi-hard to find na. At meron pa pala itong mga variation. So, ayan. Kung bakit ko nasabi yan, panoorin nyo. Tapusin nyo. Samahan nyo. Oh, 1 minuto lang naman ulit ito. Ayan. So, pasok intro. Okay po guys, ito na po yung ating barya na year 2000, ha. Lilinawin ko lang 2000. Lagi ko po kasi yung nagkakamali. Pag 2001, nababanggit ko 2001, eh. So year 2000, taon 2000. At ang condition nito, guys, ay para sa akin, ayon sa aking pagkikilatis, ay AU siya. No, almost or about uncirculated pa itong barya na ito. No. At makikita nyo naman, di ba? Ayan naman ng prueba, nakikita nyo naman sa inyong harapan. Maganda pa siya. At meron lamang sobrang ninipis na parang mga minimal scratches sa kanyang surface. Ganon din sa kanyang reverse. Ayan, so makikita nyo, sharpness, andyan pa. Buhay pa yung mga linya, yung mga script, yung cogwheel niya. Di ba? Matatalas pa yung mga kantuhan niya, yung script niya. Di ba? Ayan. Semi-hard to find ito, guys, no, taong 2000. At siyempre, pupunta tayo dito sa n.mista.com para patibayin, di ba? Para meron tayong prueba sa ating mga pinagsasabi. Kailangan po natin yan para siyempre yung mga baguhan, lalong-lalo yung mga baguhan dyan. Baka marami kasi nagko-comment na wala yan, lukuhan yan, scam yan, no? Guys, no, huwag niyo pong iisipin na scam yan. Binibigyan ko nga po kayo ng informasyon para lalong-lalo na yung mga bago, nanghuhusga agad sila kapag ang content ay tungkol sa mga barya, pera, inuhusga agad nila yung mga vlogger na scammer. Mali po yun, ha. At mas maigi, watch and learn tayo. Katulad nitong aking ginagawa na impormasyon, no? Kahit barya lang yan, mabibigyan natin ng magandang paliwanag yan dahil tayo po ay nagko-collect. Diba? Collector, no? Small time collector lamang tayo, ha. At disclaimer, hindi po ako expert sa mga barya, guys, no? May pinagbabasihan po ako tulad dito sa n.mista.com. Ang mga miyembro, mga miyembro na ito, yung mga collector po yan, guys. So year 2000 ito, no? Tuloy-tuloy na natin. 6%, hindi naman sobrang baba, pero semi-hard to find na yan kasi nga itong mga by Metallic, napakahihirap na pong hanapin yan, guys, di po ba? Reverse, ayan, nabubulol naman ako, pambira. Reverse, ay nako,
reverse 1A. So reverse 1A, ayun yung sinasabi ko kanina, reverse 1A. Yung akin pong hawak ay hindi reverse 1A, ang record reverse 1A. So ang ating hawak, masasabi kong rare yan, at mamaya makikita niya kung bakit rare nga. No, siyempre prueba natin yan, yung mismong coin na ating hawak, ang value sa very fine condition 20 pesos, extremely fine, di ba? Maganda na. At sa uncirculated, guys, ay napakaganda na po ng palitan nito, 147, sabihin na natin 150, isarado na natin yan. So yung aking hawak is AU, mas mababa lang ng konti sa uncirculated, sabihin natin 100 pesos, di ba? Ganun naman yung pagtataya ng mga value niya, you know? Medyo mababa ng konti yung kalagayan sa uncirculated, 147. So yung gantong mga 2000 na aking 2000, no pala, taong 2000, yan, nakakamali na naman ako. Taong 2000, masasabi kong 100 pesos. Yung reverse 1A, eh paano pa pala itong aking hawak ay hindi reverse 1A? Ibig sabihin, guys, so sa madaling sabi, may umiikot sa sirkulasyon na mga 10 piso na masasabi natin pwedeng, di ba, sa tansya ko, ang mga value ng ganitong mga rare 10 piso ay pwedeng umabot sa 1,000, no? 1,000 hanggang 4,000 yan, guys. Depende sa magiging, depende sa collector, di po ba? At kung may alam ka na sa pagkukulik, eh, alam mo na yung magiging presyuhan yan. So, ayan ang aking tansya dyan, 1,000 to 4,000 pesos po pwede yan. Basta, syempre, ganito ang iyong hawak na year 2000, guys. Ito pong ating hawak, lilinawin ko lang sa inyo, hindi po ito yung reverse 1A na nandoon na naka-record sa n.numista.com. Ayan, guys, so tingnan nyo mabuti. Ayan ang kanyang ubers, no? Ubers kasi nandyan yung kanyang ulo. Pag sinabing ubers kasi, no, review lang natin, ubers, nandyan ang ulo ng yung portrait, diba? Ayan yung nagbabasihan nila, yung pinaka-ulo. At sa kanyang reverse, ito, guys, reverse 1 nga siya, no? Tingnan natin, i-zoom lang natin. Reverse 1 din siya. Pero nasabi kong rare ito kasi doon nagkatalo sa may stars. Yung tatlong stars na ayan, yung nasa gitna, yung simbolo ng araw. Ito pong stars sa type po nito, yung variation po nito ay reverse 1B. Ayan siya, kita nyo man na B siya, guys. Bakit B? Lalong-lalo na po sa mga bago. Kasi, guys, pag sinabi pong reverse 1A, ang stars po nun ay plumeria shape. Hindi po siya halos star. Yung mga kanto nun ay pabilog. Ganun po ang plumeria shape. Eh, no? So, pag sinabing reverse 1B, ay ano na po siya? Pointed stars na siya. No? Pointed stars. Ayan po. Reverse 1B. Ang ating hawak. At ayan, nakita nyo naman, pinakita ko sa inyo. At kung gusto nyo pong mapatunayan yung aking sinasabi, guys, reviewin po ninyo sa n.numista.com para matuto po kayo. Malaman po ninyo, nandun po yung mga definition, di ba, yung criteria ng reverse 1A, B, C, D. Ayan siya. Alright, guys, ayan na po ang ating impormasyon para sa araw nito. Maraming salamat po muli sa inyo. At sa mga bago lang, abay, subscribe ka na para di ka magpahuli, at i-on ang bell para palagi kang updated. At maraming salamat sa mga members natin. Thank you. God bless you all po, guys. Pansamantala, out muna tayo.